Welcome back sa Rai Movie Recaps. Narito tayo ngayon para tunghayan ang isang pelikulang pinamagatang The Promised Neverland. Naipalabas ito noong taong 2020, ang pelikula ay patungkol sa mga bata na nakatira sa inakala nilang bahay ampunan, at labis na pagkagulat at takot nila nang malaman ang katotohanan. Kaya't ano pa ang hinihintay natin? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa simula ng pelikula ay ipinakita na may isang 11 years old na batang babae na nagngangalang Emma ang bumangon sa kanyang higaan at ginising nito ang mga kasamahan niya doon. Sila ay nasa isang malaking bahay ampunan at ang ampunan na iyon ay ang Gracefield House. Doon sa ampunan ay inaalagaan sila ng isang babaeng nagngangalang Isabella pero mas kilala siya sa tawag na Mama. Ang mga bata doon ay gumigising na maaga para kumain ng almusal at pagkatapos ay pumapasok na sila sa kanilang mga klase. Prioridad ng ampunan na iyon ay ang maging matatalino at maging masayahin ang mga bata. Sa kabilang banda ay laging nangunguna sila Emma pati na rin ang dalawa niyang kaibigan na si Norman at Ray sa kanilang klase. Doon ay atin ring mapapansin na ang mga bata doon ay may mga numerong nakatato sa kanilang mga leeg. Pero hindi nila alam kung para saan ang mga ito. Ang nasabing ampunan ay napapalibutan ng malalaking pader dahilan para hindi nila malaman kung ano ang nangyayari sa labas niyon. Pero sa kabilang banda ay malawak naman ang ampunan kaya nagagawa nilang makapaglaro sa damuhan. Simula nang isinilang ang mga batang ito ay doon na sila pinalaki sa ampunan. Hanggang sa dumating ang araw na mayroong mga mag-aampun na sa kanila. At kung sakali man na sila ay aampunin na ay magagawa na nilang makapunta sa labas ng ampunan at makikita na nila kung ano ang nasa outside world. Isang araw ay mayroong isang bata na nagngangalang Connie ang aalis na ng ampunan dahil sa may mga mag-aampun na dito. At doon nga ay namaalam na ang lahat kay Connie at sinabihan ito na mag-iingat at magpakabait ito sa magiging bagong pamilya niya. Tinitid na nga ni Isabella si Connie papunta sa labas. Pero napansin nila Emma at Norman na naiwan ni Connie ang paborito nitong stuffed toy. Kaya naisipan ng dalawa na habulin ito para maibigay sa kanya. Nakarating na nga sila ng entrance gate at nakita nila na wala na doon ang dalawa. Kaya napagpasyahan nilang magpatuloy palabas dahil baka sakaling maabyutan pa nila ito. Maya-maya ay napansin nila na mayroong isang truck na nakaparada doon. Naiisip ng dalawa na silipin kung anong laman nun at laking gulat nila sa kanilang nakita. Nakita nila doon ang bangkay ng batang si Connie na may nakatusok na isang bulaklak. Pero bago pa man makapag-react ang dalawa dahil sa nangyari, ay may dumating na dalawang mukhang halimaw. Agad nagtago ang dalawa para hindi sila makita nito. Doon nga ay narinig nila ang pinag-uusapan ng dalawa. Ayon sa kanila ay ang karne ng tao ang pinakamasarap sa lahat. Narinig din nila na ang orphanage na iyon ay nakakapag-produce ng magagandang klase ng human meat. Doon ay napagtanto ng dalawa na ang ampunan na kanilang kinalakihan ay hindi talaga totoong ampunan. Dahil sa ito ay parang farm na kung saan ay pinapalaki sila ng maayos para pagdating ng panahon ay ang kanilang mga karne ay magiging masarap sa panlasa ng mga halimaw. Doon nga ay walang kaalam-alam si Isabella na nandun silang dalawa. At nasabi nito sa mga halimaw ang tungkol sa tatlong bata sa isang klase na nag-e-excel ng husto sa kanilang klase. Sinabi nito na sa susunod na punta niya ay isasama na nito ang isa sa kanila. Dahan-dahang umalis sila Emma at Norman doon at nagmadaling tumakbo pabalik ng ampunan. Sa kalagitnaan, ay nadapa si Emma at paulit-ulit na sinasabi na hindi si Connie ang nakita nila doon habang umiiyak. Hindi sila makapaniwala na ganun kasama ang kanilang Mama Isabella. Sa sumunod na araw ay makikitang nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang nakita. Napagpasyahan nila na gumawa ng plano para makatakas doon. Naiisip din nilang wag na munang ipaalam sa iba iyon hanggang sa hindi pa nila tapos ang plano. Nag-ikot-ikot ang dalawa hanggang sa makarating sila sa mataas na pader dahilan para hindi na sila makapagpatuloy. Kaya naisipan na lang nila na bumalik sa loob. Sa kabilang banda ay isang batang babae ang biglaang nawala sa ampunan at iyon ay si Nayla. Tiningnan ni Isabella ang kanyang orasan at maya-maya lamang ay kasama na niya ang batang nawawala. Nakita ng dalawa iyon at naisip nila na hindi talaga orasan iyon. Sa halip ay isang transmitter na nade-detect kung nasaan ang mga bata doon. Sa sumunod na araw ay may dala ng lubad ang dalawa at susubukan na nilang akyatan ang mataas na pader. Pero nahuli sila ni Ray at doon nga ay sinabi ng dalawa ang lahat ng kanilang nalaman kay Ray. Agad namang naniwala si Ray sa mga sinabi ng dalawa. At sinabi din niya na kailangan na nilang umalis doon sa lalong madaling panahon. Pero di sumang-ayon si Emma doon dahil ayaw nito na iwan ang iba pang mga bata para kainin lang ng mga halimaw. Di kalaunan ay may ipinakilala si Isabella sa mga bata. Siya ay si Sister Crone, siya ang magiging bagong caretaker nila.
At dahil nga sa pagdating ni Sister Crone ay mas nahirapan ang tatlo na isagawa ang plano nilang pagtakas. At sa sumunod na eksena ay ipinakita na nag-uusap sila Sister Crone at Isabella. Sinabi nito na nakita niya ang stuffed toy ni Connie sa labas at naisip nito na alam na nila Emma, Norman at Ray ang buong katotohanan ng ampuna na iyon. Pero malaki ang kumpiyansa niya na hindi makakatakas ang tatlo. Doon nga ay nakita na nag-uusap ang tatlo at naisip ni Norman na baka may spy si Isabella sa isa sa mga batang nandon. Kaya naisipan nilang kausapin ang dalawa pa sa mga malalaki ng bata doon na si Don at Gilda. Noong una ay di makapaniwala ang dalawa pero di kalaunan ay naniwala na sila sa mga sinasabi nito. Maya-maya ay pinakitang nag-uusap muli ang tatlo. Doon ay sinabi ni Norman na sinabihan niya sila Don at Gilda kung nasaan ang dalawang lokasyon ng lubod para makatakas sila. Pero magkaibang lokasyon ang ibinigay niya sa dalawa. At kung may mawawala doon ay paniguradong siya ang spy. Kinabukasan ay may nawalang lubod doon at doon nga ay nalaman na nila kung sino ang spy sa kanila. Doon nga ay sinabi ni Norman na ang kwento tungkol sa lubod ay gaagawa lang niya at hindi talaga niya sinabihan sila Don at Gilda kung nasaan ang mga ito. Doon nga ay napag-alaman na nila na si Ray talaga ang spy. Umami naman kaagad si Ray. Doon ay sinabi niya na matagal na niyang alam ang katotohanan sa ampuna na iyon. Pero alam niyang hindi niya magagawang makatakas doon. At dahil nga doon ay nag-volunteer na lang siya na maging spy ni Isabella para madilay ang pagbigay sa kanya sa mga halimaw. Pero sa kabilang banda naman ay hindi niya sinabi kay Isabella ang plano nila na pagtakas gamit ang lubod. Sinabi din ito na matagal na siyang nagplaplano para makatakas. At sa katunayan ay siya ang nagnakaw ng stuffed toy ni Connie para hindi niya ito madala. At iyon ang naging dahilan para malaman nila Norman at Emma ang buong katotohanan. Pumayag na nga si Norman na sumali pa rin si Ray sa gagawin nilang plano. Pero sa halip ay magiging isa siyang double spy. Kinagabihan ay nag-report si Ray kay Isabella at nagsinungaling ito. Sinabi niya na tinatangka nila Norman na lasunin ang pagkain niya. Nagpasalamat naman si Isabella sa impormasyon na iyon at maya-maya ay sinabi nito kay Ray na nalalapit na ang araw ng kanyang adoption. Sa sumunod na araw ay napagpasyahan ng lima na umakyat sa pader pero nahuli sila ni Sister Crone. Pero sa halip na isumbong ay tumulong pa ito sa kanila. Sinabi ni Sister Crone na katulad rin siya ng mga batang nandon. Sinabi din ito na nais niyang matanggal si Isabella para siya na ang pumalit sa kanya. At dahil nga doon ay handa siyang tulungan ang mga bata. Kinagabihan ay pinuntahan ng lima si Sister Crone sa kanyang kwarto. Doon ay tinanong nila ito tungkol sa mga nalalaman niya sa outside world. Sinabi ni Sister Crone na mahigit 1,000 years na nang ang mga tao at mga halimaw ay nagkaroon ng gera. At matapos ang napakahabang panahon ng paglalaban-laban ay napag-isipan ng mga tao at halimaw na itigil na ito. Doon nga ay nabuo ang isang agreement ang nabuo at iyon ay ang The Promise. Ito ay kasunduan na kung saan ang mga tao at halimaw ay mininirahan ng magkahiwalay. Pero may ilang mga tao ang naiwan sa mundo ng mga halimaw at ito ang naging dahilan para mabuo ang mga human breeding farms. Dagdag pa ni Sister Crone ay kapag kinakain ng mga halimaw ang mga tao ay nakukuha ng mga ito ang attributes ng kinain nila. At iyon ang dahilan bakit tinuturoan sila na maging matalino. Nang sumunod na araw ay nalaman na ni Isabella ang intensyon ni Sister Crone kaya tinanggalan niya ito ng trabaho at pinaalis. Nang papalabas na si Sister Crone ay nakasalubong nito ang kanilang grandmother sa gate. Doon nga ay sinabihan ng supervisor ang isang halimaw na kainin si Sister Crone dahil sa tangka nitong pagtulong sa mga bata na makatakas. At doon nga ay ginawa na nila ang plano. Aakyat na sila Norman at Emma sa pader. Samantalang lilibangin naman ni Ray si Isabella at babantayan naman ng dalawa sila Ray at Isabella. Pero hindi natuloy ang plano nila dahil sa nilock ni Isabella si Ray sa isang silid at agad na sinugod sila Norman at Emma. Naabutan niya ang dalawa at pinigilan sa tangka nilang pagtakas. Sinubukan ni Emma na pigilan si Isabella pero sa halip ay binali ni Isabella ang binti nito. Doon nga ay sinabi ni Isabella na bukas na ang adoption ni Norman. At ito na ang huling araw niya sa ampunan. Nagkitikita muli ang tatlo at nalungkot naman ang dalawa dahil nga sa bukas na ang adoption ni Norman. Sinabi naman ni Norman na masaya siyang mamamatay kung alam niyang magiging ligtas silang lahat na maiiwan sa ampunan. At nang tulog na ang lahat ay napansin ni Norman na may isang kakaibang ballpen ang nasa kanyang drawer. At naisip nito na kay Sister Crone ang ballpen na iyon at iniwan niya yun doon para makatulong sa kanilang pagtakas. Kinaumagahan ay pinakita nga na umakyat si Norman papunta sa taas ng pader para tumakas. Pero nalungkot ito sa kanyang nakita. Bangin ang nasa kabilang bahagi ng pader at hindi niya ito kayang talunin. Dahil nga doon ay bumalik na lang siya sa ampunan at tinanggap na ang kapalaran niya. Doon nga ay niyakap nila ang kaibigan sa huling pagkakataon. Tinitid na nga ni Isabella si Norman papalabas.
At laking bulat naman ni Norman dahil sa hindi halimaw ang kukuha sa kanya. Kundi isang tao. Doon nga ay nag-uusap ang dalawa at di kalaunan ay dumating na ang isang halimaw. Sa mga sumunod na buwan ay makikitang na-depress si Emma dahil sa mga nangyari. Doon ay pinakita din na nakaka-recover na siya sa kanyang bali sa binti. Siya at si Ray ay nawala na ng pag-asang makatakas pa sila doon. At kinalimutan na nga nila ang plano nila na makatakas. Binabantayan ni Isabella ang dalawa araw-araw at natutuwa siya dahil nga sa nakokontrol na ulit niya ang mga bata. Makalipas ang dalawang buwan ay dumating na ang araw ng adoption ni Ray. Kinagabihan bago siya kunin ng mga halimaw ay naisipan ni Emma na puntahan si Ray. Sinabi nito na maaari pa silang makatakas. Pero sa halip ay hindi na niya ito pinansin at napagpasyahan niyang sunugin ang kanyang sarili kasama ng ampunan na iyon. At doon nga ay habang nasusunog na ang ampunan ay umiiyak si Emma habang tinatawag nito si Isabella. Sinabihan naman ni Isabella na umalis na ang mga bata sa loob habang sinusubukan niyang apulahin ang apoy. Pero di kalaunan ay napansin niya na walang kahit isang bata ang nandon. Ito na nga ang plano ng mga bata para makatakas. Sa loob ng dalawang buwan ay walang magawa si Emma dahil nga sa lagi siyang binabantayan ni Isabella. Kaya sa halip ay sila Don at Gilda ang kumilos. Sinabi nila sa lahat ng bata doon ang plano at sinabing maghanda sila kapag dumating na ang oras para isagawa ito. Pinakita nga din doon na mayroong isang papel na may nakasulat sa higaan ni Norman. At nang makita ito ni Emma ay napag-alaman nito na iyon ay ang detalyadong plano kung papaano sila makakatakas sa ampunan. Pero hindi naman niya masabi ang planong iyon kay Ray dahil nga sa bantay sarado rin ni Isabella si Ray. At doon nga ay pinakita na iniwanan nila Emma ang mga maliliit na bata sa ampunan dahil sa hindi nila gustong ilagay sa panganib ang mga buhay nila. At babalikan na lamang nila ang mga ito pag nakahanap na sila ng tutulong sa kanila. At pinakita nga na isa-isang umaakyat ang mga bata sa pader. Agad silang sinundan ni Isabella pero nang kanyang tingnan ang kanyang transmitter ay hindi na nito nalolocate kung nasaan ang mga bata. Sa kabilang banda ay nakatawid na ang lahat ay tumatakbo na sila sa ibabaw ng pader. Doon nga ay naghagis sila ng lubad para doon sila magpadulas. Nagawa naman nilang makatawid sa kabilang dulo. Pero nang si Emma na ang tatawid ay biglang dumating si Isabella para pigilan ito. Sinabihan nito si Emma na kung tatangkain niyang magpadulas papunta sa kabila ay mapipilitan siyang putulin ang lubad. Doon nga ay kinausap ni Emma si Isabella at sinabing alam niya na mahirap para kay Isabella na patayin ang mga batang pinalaki niya. Sinabi din niya na alam niyang gusto ni Isabella na lumaki sila at alam din niyang proud siya sa nagawa nilang pagtakas. Pero itinanggi ni Isabella ang lahat ng iyon at pinipilit na kailangan nilang bumalik ng ampunan. Pero hindi na ito pinansin ni Emma at nagpadulas na ito sa lubid. Doon nga ay nagkaroon ng pagkakataon si Isabella para putulin ang lubid kung saan nagpadulas si Emma pero hindi niya ito tinuloy. Doon nga ay pinagmasdan na lang ni Isabella ang mga bata na nagkakasiyahan dahil sa nakatawid na sila sa kabila. Napangiti na lamang ito sa kanila at doon nga ay nagpatuloy na ang mga bata sa kanilang pagtakas. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtakas ay huminto sila at doon nga ay sinabi ni Emma na mayroong iniwang ballpen sa kanila si Norman. At magagamit nila ito para makatakas. Nang buksan ito ni Emma ay nag-project ito ng isang imahe hanggang sa mag-transform ito bilang isang kwago. At nagsilbi itong guide sa kanila sa kanilang pagtakas.